This is SMNI News Channel, Truth That Matters. Para sa mga dating leader o kadre ng CPP-NPA-NDF na sina Ka Noel at Ka Eric, hindi red tagging, ngunit katotohanan na may infiltration na nangyari sa campaign rally ni Vice President Leni Robredo. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, tumutugma sa kanilang intel ang impormasyon na lumabas kay Ka Eric. Narito po ang live report ni Margot Gonzalez. Margot, magandang gabi. Patuloy niyang umiinit yung usapin o issue dito na infiltrated daw ng CPP-NPA-NDF. Itong naging campaign sortie kamakailan ni Vice President Leni Robredo. At yung claims na yan, Kyle, ay sinusuportahan ng mga dating leader o kadre ng CPP-NPA-NDF at maging sa Senator Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Committee on National Defense. Matatandaan na nang galing kay Congressman Jesus Remulla ang report na mayroong hakutang nangyari sa campaign rally ni presidential candidate Vice President Leni Robredo sa Cavite noong nakaraang linggo. Ayon kay Remulla, bayad ang mga dumating sa rally at tila aktivista ang mga ito. Kasunod nito ay ang Twitter post ni Senator Ping Lacson na nagbibigay ng warning na mayroong grupong bumubuo ng koalisyon sa CPP-NPA-NDF. Pagkaraan ay inulan ng akusasyon ng dalawa at sinasabing nang re-red tag ang mga ito. Pero kung ang tatanungin ay ang mga dating kadre ng CPP-NPA-NDF, totoo ang expose ni Remulla. Ayon kay Jeffrey K. Eric Celis, ang mismong dating kasamahan nila sa CPP ang nag-tip na dumating sa rally ang mga miyembro at leader ng Kadamay, Gabriela, Bayan Muna at Anak Pawis, ang mga legal front ng CPP-NPA-NDF. Galing ito sa dating kasama na CPP-NPA operative sa Regional Party Committee ng Metro Manila, Regional Party Committee na kabase siya ngayon sa Cavite. Nandoon po ako at ang iba pa mga dating kasama sa CPP-NPA-NDF sa rally na ito, nila Leni Robredo. Nandoon po ang paghakot nila ng mga jeep na mga kadamay members ng CPP sa Silang, Dasmariñas, Cavite ito, Trece Martires, General Trias, Naik, Tansa, Cavite. At pati na po ang port area ng mga kadamay, nandun sila Cabea at Caindayo. Nandun sila former Congressman Mong Palatino ng CPP Kabataan Party bilang representante ng Regional Party Committee sa Metro Manila Regional Party Committee. Nandun si Obet de Castro ng Movement Against Tyranny, CPP Alliance Operative. Sinabi naman ni Canuel Legaspi na isa ring dating kadre, normal nang ginagawa ito ng CPP-NPA-NDF tuwing eleksyon. Ayon dito, sila mismo ang lumalapit sa mga tao at nangangampanya noon para sa kanilang kandidato. Naging standard operating procedure naman ng CPP-NPA-NDF na every election talagang na-involve sila, no? Using of course two methods. Yung isa, gamit yung kanilang mga front organizations, litaw na litaw po yan, no? Na talagang hindi lang involved sa pangangampanya, may mga pinatatakbo nga sila. So ako si former rebel, sinasabi ko talaga directly na yung kabag na yan ay creation of the CPP yan at makinare yan for election. No? So that's one thing. And another thing, nagluluto talaga sila ng alliance, pakikipag-aliansa, no, sa ibang mga politiko, especially yung ibang mga kandidato sa national level and of course kahit sa local level. Hindi naman naniniwala si Canuel na walang alam si Robredo sa nangyayari sa ground. At bago pa niya gumawa ng endorsement ang Makabayan Block, ay may usapan ang nabubuo sa pagitan nito at ng kandidato. Hindi ako naniniwala na hindi alam ni Leni, no? Kasi as a principal, hayaan mo ba yung mga tao mo na mag-renegotiate na lang ng kahit kung sino-sino na hindi mo alam kung ano yung mga pinag-uusapan. Sa Senator Ping Lacson, nanindigan din sa kanyang claims na infiltrated ng NPA members ang campaign rally ni Robredo. Anya, validated ito ng mga pahayag ni Ka-Eric at tumutugma anya ang mga pahayag ng dating kadre sa kanyang intel. Ito'y kinonfirm naman nung si Ka-Eric, ano, yung isang dating NPA kadre, no, leading kadre ito, na nag-surrender sa gobyerno. E siya mismo, inisa-isa niya yung mga dumalo doon sa rally doon sa Cavite na yun nga, nasa mga front organizations nila dati. Giit nito, hindi siya nag-red tag at sa halip babala ito sa taong bayan para hindi masayang ang narating ng gobyerno sa pakikipaglaban nito sa insurhensya.
Ang nakaka-worry nga, baka mamaya may usapan na kasi masama kung na-infiltrate sila, yung campaign nila, na-infiltrate na ng mga naghahangad nga yung movement, mga miyembro ng movement, naghahangad na patumbahin yung gobyerno. Ang masama, kung willing partner sila, hindi ba nakaka-worry yun? Eh kung sila ang manalo pagkatapos na andyan na naman, setback na naman yung ating laban against insurgency. Payo naman ngayon ni Canuel, dapat maging mapagmatiyag ang mga botante at alamin ang mga kandidatong dinidikitan ngayon ng mga komunista. Mayroong binanggit si Joma no doon sa isang post niya. So sabi niya, ang pinakamagaling sana na kandidato for president is si Leni kasi malino yung programa pero hindi winnable. So winnable is Leni, 'di ba sinabi niya? So kaya nagbibigay siya ng parang guidance na oh, tama yung desisyon ng Makabayan Black na si Leni yung isusuport. Itong lahat-lahat na ito, kung itatahiin mo ito, Ma'am Lorraine, Sir Frank, talagang may nabubuong tactical alliance sa kampo ni Leni in Kiko and sa Makabayan Black na pinapatakbo naman ng CPP-NPA-NDF. Wala silang pakialam kahit ang kasama nila CPP-NPA-NDF na may utang na dugo at buhay sa mamamayang Pilipino dahil sa terorismo at 50 anyos mahigit na pagpatay at pagwasak sa ating bayan at mga kababayan, pilit ito na sinasamahan ni Leni Robredo. Kyle, tandaan na si Vice President Leni Robredo ang sinusuportahan ng Makabayan Black para sa darating na halalan. Para sa Pilipinas kong mahal.